Next morning, Canberra, ito na naman siya para magbigay muli sa inyo ng panibagong luto. Lutong Pilipino dito sa Italia. So abangan ninyo ang aming lulutuin ngayong umaga. Ang gulay na may sahog na pritong isda. Ganun din, mayroon din tayong grillata o yung tinatawag na inihaw na orinis at mackerel. So, abangan nyo na lang ang ating pagluluto mamaya. Kasama ang inyong lingkod at ang aking prinsesa ng kusina, si Mami Mary Ann. Ganun din ang ating anak na si Renz dito sa kanyang pagluto, pag-ihaw ng isda. So, abangan nyo na lang guys. Diyan muna kayo bago itong pagluluto. So, salamat! Narito ang aming lulutuin ngayong umaga, ang isang isdang orinis at isgombro, yung mackerel, tinatawag natin. Heto po, mga kajandri, lulutuin natin mamaya, ihawin natin itong orinis at ang mackerel fish. So maya-maya, abagan natin kasama ang ating mga gulay. Meron tayo dito na ampalaya, ang mapait ngunit masarap na ampalaya, ang saluyot. Meron din tayong sitaw, ang sitaw na mga Ilocano. At ganoon din, meron din tayong okra. So mamaya, magluluto tayo ng gulay at ang inihaw na isda. Mayroon din tayo dito na isang upo. Upo. Ang gulay na magalang dahil sa kanyang pangalan. Upo. Eto, nandito muli ang kasama natin, ang prinsesa ng kusina. Walang iba kundi si Mary Ann. Eto na, so abangan natin ang ating pagluluto. Yan. Nice-nice na natin ang ating walang gulay. Nandiyan ang okra, ang sitaw, native sitaw, ang ating ampalaya. At syempre, dahil wala tayong kamuti, mayroon tayong paraan dyan. Mayroon tayong patatas. Ampalaya, patatas, okra, at ang sitaw, native na sitaw, talong, at mayroon din tayong saluyot. At lalagyan natin ng siling labuyo at siling tamad. Eto, tapos na ni prinsesa ang isda, nalilinis niya. Isang orinis, dalawang isgombro o kaya yung mackerel sardines na isda. Maya-maya ay ihaw na nila ni Renz Joshua. So, abangan natin ang pagluluto maya-maya. Ang ating gulay, naugasan na yan, inugasan na yan isa-isa, ang ating talong, ang ating ampalaya, ang patatas, dahil walang kamuti, ang ating okra, kamatis, at meron din tayong sitaw, ang ating mga ingredients. Nandiyan ang bawang, sibuyas, luya, at ang ating saluyo. Ngayon,
magluluto na tayo ng ating isda, ang ating pansahog na isda. Bago natin isahog, syempre, lalagyan muna natin ng ating prito. Iprito muna natin ang ating isda. Ang isdang urata para sa ating pansahog, sa ating gulay. Ito na, magsisimula na tayo na magluto ng ating gulay. Ang gulay. Ito, kasalukuyan natin na piniprito ang ating urata. Ang urata na isasahog natin mamaya. So, tingnan nyo guys kung paano prito ang urata kasama ang laman loob. May isang atay, dahil masarap yan pag naprito. So, balay na lang guys ating pagluluto. Pagluluto tayo. Gigisa na tayo, magsisimula na tayo sa ating pagluluto, sa ating ginisa na ating gulay. Ito na, magiginasa na tayo. So, nalagyan ko na ang ating yung pinagprituan natin, tapos na natin iprito, doon natin igigisa yung ating gulay. Lagay na natin ang ating sitaw. Unahin natin ang sitaw. Kanina ay sinabi namin natin ang ating sagong. Sinipitay natin ang ating sagong. At maya-maya, isusunod na rin na natin ang ating patatas at ang ating ampalaya. Yan, ang ating patatas. Dahil wala tayong nabiling kamuti, so mayroon pa rin yan. Pwedeng lagyan ng patatas. Mayroon patatas at kamuti, nagbibigay ng tamis sa ating gulay. Kaya syempre, kailangan lagyan natin. Dahil walang kamuti, mayroon paraan pa rin yan. Ang ating patatas. Yes. Ang saluyot ay susunod na rin natin dahil medyo matigas ang dahon ng saluyot. So, ilalagay na rin natin. Saluyin muna natin ang ating patatas. Sarap. Tumaamoy na.
ilalim natin ang ating okra. Ang palayan na lang ang naiwan. Oo, lalagyan na natin. Tapos lagyan natin ng konting sabaw. Ito na, sunod na natin, ilagayan natin ang palaya. Ayusin lang natin, hindi natin haluin. Dahil ang palaya, pag inalo daw, ay papait. Kaya maya-maya, saka natin ito haluin. Kuhayan lang natin yan. Then, lalagyan natin ng konting sabaw. At titimplahan natin. Ang ating mga log cubes, ating patis, at konting asin. Siyempre, huwag kakalimutan ang ating bagoong na nagpapasarap ng ating gulay. Nilagay na natin lahat. Nilagyan na rin natin ang timpla nito, panimpla, log cubes, ang ating patis, paminta, at ang ating kunting chili powder, pampasarap ng lasa. Yan. Mga ilang minuto lang, mga 5 minutes, 5 minuto. Pwede nang hango. Inihaw ang orilis. Isdang orilis at isdang mackerel. Yan, kasalukuyang niluluto ang ating isda. At mamaya, yan, kakainin natin bilang pananghulihan. Dahil muli, Sabado ngayon, nandito ang ating prinsesa ng kusina, si Mami Mary Ann. Samahan niyo na lang at ang katapusan ng ating pagluluto. Yan, malapit ng maluto ang ating gulay. Ito na sa lamisa ang gulay na ginisa. Ang ating sahog na orata. Tinanggal natin sa ibabaw ng gulay para hindi malagyan ng tinip ang ating ginisang gulay. Mayroon din tayo, siyempre, ang ating orata, ang inihaw na orata. Yan, yung inihaw ni Master Renz. Of course, mayroon tayong kanin. At mayroon pang naiwan na igado kagabi. Tinirahan natin siya ng konting igado. Siyempre, mayroon din tayong panghimagas. Ang ating prutas. Ang ating banana at ang ating peach. O yung kinatawag natin na... Anong tawag natin dito, Marian? Sa prutas na to? Pisca. Pisca sa Italia. Yan, mga kaibigan, ang ating paninangalian ngayon. Salamat po! Sana nag-enjoy kayo sa atas sa nanonood ng aking kusina, kusina ni Jadri, dito sa Italia. So hanggang sa muli! Ito po, hanggang sa muli! Ito po ang iyong lingkod, si kapatid na Jadri! Salamat!